offended party. Okay, takutin lang eh. Eh kapag sinabi po ba nating tinatakot, matik ang kasunod niyan pagkamatay? Hindi po. Pero what happens to the offended party? The offended party eventually died. So sino po ang may pananagutan dyan? Eh kung hindi mo baga naman takutin sa pamamagitan ng pagtutok ng baril, hindi yan makaka-experience siguro ng paninikip ng dibdib at mamamatay eventually. So dapat ka pa rin po bang managot dyan? Yes. Even if you did not intend to commit a grave wrong. Why? Eh sir, meron kang intent from the very beginning. And because of that intent, kahit iba ang naging result niyan, sir, pananagutan po ba ng atin pong accused? Yes. Okay? So, sa tatlong ito, mga klase po yan ng proximate cause. At bilang proximate cause, tatandaan natin, magkakadoksong. Kaya nga sabi natin is a chain. Okay? Magkakadoksong ang alin? Yung injury, yung intent, at yung atin pong wrongful act, kahit sir, nagkaroon ng tendency na magkaroon ng pagkakaiba sa naging result ng atin pong ginawa. Okay? Pero since nagkaroon ng chain, we can trace na yung ating offender ang gumawa ng atin pong wrongful act. And because of that, he may face criminal liability. Okay? He may face criminal liability. Okay? Okay, next. So, ano po ang mangyayari dun sa chain if ever yan po ay naputol? Sir, chain yan ha? Oh, parang longganisa, isipin nyo na lang. Yung duksong-duksong ng longganisa, halimbawa, ito yung injury, tapos ito yung wrongful act. Okay? Kapag yan po ay naputol, magkakaroon pa po ba sila ng connection? Kapag nagkaroon ng injury, sir, kapag nagkaroon ng injury, pero sir, putol naman yung connection niyan sa wrongful act. Can we say that the offender is still liable dun sa nangyari sa ating offended party? Can we say na meron pa rin siyang criminal liability? O, balikan ang definition. Anong sabi? Kailangan daw po unbroken. Para pumasok yan sa tinatawag po nating proximate cause, the chain or sequence of events. The chain or sequence, o kaya nga sequence, di ba? Ano yung sequence? Magkakasunod. The chain or sequence of events must be unbroken by the so-called efficient intervening cause. Yes, sir. Kapag yung kanilang pagkakadokso ngayon naputol ng isang dahilan, eh, therefore, sir, yung injury, posibleng hindi na po yung atin pong offender ang mananagot. Bakit? Eh, sir, putol na eh. Nawala na yung kanilang pagkakadoksong, yung kanilang pagkakabond or yung pagkakabig kiss nila. So, hindi na natin basta-basta maia-associate yung injury sa ginawa ng atin pong offender. Bakit? Kasi yung pumutol na yan, tinatawag natin bilang efficient intervening cause. Okay? Efficient intervening cause. And if ever may efficient intervening cause, ano po ba ang silbi niyan? Ano ang halaga ng efficient intervening cause? Once efficient intervening cause is present, it must be what? It is that cause which breaks the connection of the wrongful act and the injury. Okay? So, ano sabi niyan? It breaks what? It is a cause which breaks the connection between the injury and the wrongful act of the offender. Wrongful act of the offender. So saan ka na ngayon mananagot kung hindi pala dun sa injury? Dun lamang saan? Sa wrongful act na ginawa mo. So kung sir yan po ay, sir, sabihin na natin namatay, pagka-uwi niya sa bahay kasi nadulas, hindi ko na po yan pananagutan. Kahit sir, tinakot ko siya nung una. O kagaya nito sir, paano po?
tinakot mo nga, eh wala namang kibo. Okay, well and good. Diba? So saan ka lamang mananagot? Dahil sa pananakot na ginawa mo. Okay? So anong ginawa nitong ating pong offended party? Umuwi ng bahay. Nadulas. Pagkadulas, sir, nabagok yung ulo. Eh sir, di ko na po yan pananagutan. Kasi nung oras na tinutukan ko po siya ng baril, natakot, oo, dun ako mananagot sa aking pananakot na ginawa. Pero kung ikinamatay niya dahil sa pagkadulas, eh sir, wala na po ako dyan pananagutan. Bakit? Kasi yung pagkadulas niya, efficient intervening cause, na nagpuputol dun sa aking pananakot na ginawa at dun sa injury. So there is no trace at all. There is no connection at all. Hindi na po natin pwedeng i-associate yung aking ginawa dun sa nangyari sa kanya. Why? Kasi putol yung connection. Eh anong pumutol? The efficient intervening cause. Okay? At kapag sinabi nating efficient intervening cause, it is one absolutory cause. Ano naman po yan? Kapag sinabi nating absolutory cause, malamang kabaliktaran ng proximate cause. Proximate cause, may criminal liability. Absolutory cause, eh malamang wala po yung pwedeng maging criminal liability on the part of the offender. Pero syempre, saan lamang siya mananagot? Hindi dito sa injury na nangyari dun sa atin pong offended party, wala siyang pananagutan dyan. Pero kung ano man yung kanyang pananagutan, yung wrongful act na kanyang naunang ginawa, which is what? Yung threatening. Eh dun sa ultimate result na nangyari dun sa ating offended party, wala ako dyan, hindi ko yan sagutin. Okay? So take note of the difference. Kapag meron tayong proximate, pwedeng magkaroon ng criminal liability ng ating offender, although the wrongful act is different. Pero kapag present naman ang efficient intervening cause, isang klase ng absolutory cause, mapuputol yung injury, mapuputol yung connection ng injury at ng ating pong wrongful act. Therefore, pwedeng walang kaharapin na criminal liability yung ating pong offender. Okay? So meron po ba tayong tanong dyan? May tanong po ba dito? Okay. Sige po. Mamaya, isa-isahin lang po muna natin. Kasi ito pong mga mistake of identity, mistake in the blow, mga ano po yan, approximate cause. Hindi po siya kagaya ng mistake of fact. Kasi kabaliktaran yan. Naisingit ko lang po yung atin pong efficient intervening cause bilang isang absolutory cause because connected siya dito. Yung mistake of fact, i-discuss po natin yan kapag nasa exempting circumstance na po tayo. Ano po? Okay? Mas thoroughly dapat doon natin siya po i-discuss. Okay? Bilang isang klase po ng parang exempting circumstance. Okay? So ngayon, pagsamasamahin natin yung atin pong tatlo. So, aberratio ictus. Ano po ang effect niyan sa intent? Effect on intent. So, once there is aberratio ictus, intent is what? Intent is against. Take note ha, against unintended victim. Unintended victim. Okay? Intent is against unintended victim. How about effect naman sa ating criminal liability? Effect on criminal liability. Effect on criminal liability. So, kagaya nung pinag-usapan natin kanina, pwedeng maging isang klase po yan ng ano? Compound crime. It may have the effect of what? Special aggravating circumstance. Special aggravating circumstance. Eh sir, bakit po ang sinasabi natin dito is
intent is against unintended victim because yung tinamaan, halimbawa, yung nagawan natin ng injury, hindi naman yun yung ating real target. Pero since, because of mistake in the blow, sir, siya po yung ating naging offended party, yung naging biktima. Okay? How about error in personae? Error in personae. So, intended result falls on another person. Intended result falls on another person. Due to what? Due to mistaken belief of identity. So, ibig sabihin, napagkamalan, therefore, ibang tao yung ginawan po ng atin pong wrongful act. So, it may have the effect of what? Extenuating circumstance. It may have the effect of what? Extenuating circumstance. It may have the effect of extenuating circumstance. Lalong-lalo na if the resulting crime is greater. Greater than what? Greater than intended. Okay? So, pwedeng maging extenuating. So, kung mas malala yung naging crime, pwedeng ang parurusahan natin nakabase yung penalty sa original intention ng atin pong offender. Okay? Next. How about kapag ang pinag-uusapan naman natin ay ang iniisip niyang gawin, pero homicide lamang pala yung kanyang nakumit. Kasi wala naman po siyang tinatawag natin dito na relationship. So can there be effect? Okay? Or can there be effect? Siyempre, laging mas mababa, favorable sa atin pong accused. Pero kung paano, sir, ang iniisip niyang gawin is homicide, tapos homicide din yung kanyang nakumit, wala pong effect. Okay? Wala pong effect. Okay? So kapag equal naman, ang iniisip kong gawin, homicide, pinatay ko through homicide yung akin pong napagkamalan, so we have equal crime dun sa aking original intention at yung atin pong ginawang crime mismo. Yun nga lang, ibang tao yung aking biktima. So equal ang crime, pero sabi ng atin pong revised penal code, there can be no effect. Pwedeng ang parusa pa rin dyan is what? Reclusion temporal. Pero kung iniisip mo, for example, is murder, yun ang gusto mo mangyari dahil gagamit ka ng qualifying circumstance. Pero eventually, nung pinatay mo yung ibang tao, wala nang nangyaring qualifying circumstance, edi homicide yan. So instead na reclusion perpetua, dun ka parurusahan saan? Sa reclusion temporal. So kaya ang sabi natin kanina is extenuating circumstance. Okay? So ano po ba yung extenuating?